nag-plug doon at saka ito ay to the MMDA. Maraming salamat MMDA sa pag-support ninyo sa PNR. Especially dito sa paggawa ito mga ganitong treatment lab. We also hope to establish additional facilities in other parts of the Bay Area to treat wastewater effluent more efficiently, to prevent possible health risks posed to our people and avoid the degradation of our coastal and marine ecosystems. Today, this morning, there is a clean-up in Cavite, especially Cavite City and Noveleta. I was supposed to be there exactly today, this time, but we have this obligation really to groundbreak this one. So I told the people of Cavite, kasi importante kasi malinisan rin yung Cavite City, Cavite and Cavite City shoreline, dahil yung mga wastewater, waste, garbage really, kung bumabagyo o lumalakas ang ulan ay pumupunta sa Bay, Manila Bay, pupupunta rito. Kaya yun ang nagkakaroon tayo. And likewise, dito sa maraming nakukuha ng MMDA, Metro Manila, MMDA, tsaka yung Manila, City of Manila, paglilinis dyan, ay karamihan dyan, kawayan. Hindi naman nagagaling sa mga, ano yan eh, sa mga tao doon. Ito yung mga fishing dyan. So, gumagawa ngayon ng paraan kung paano maayos ito. Kasi ito yung problema. Bubagay ng kawayan. Siguro naman, ayaw naman siguro masira ito. Pero kung lumakas ang tubig talaga, ano yung kawayan nila, napupulot natin dito yung mga malalaking kawayan. Galing sa mga fishing ano dyan, including mga taho, dyan nagagaling. Now, ano yung ating... Oh, pero pala kung nakikita, ito yata yung dampa. Ito ba yung dampa? O, titignan ko rin yan, yung quality of water dyan. Kasi dito naman, nagtataka ko eh. 160 doon, pero dito sana 35, 80 lang. So, saan nagagaling yung 80? O, titignan ko, ito lang naman yata nakakonekta rito eh. Ayan, ready yan, pupuntahan ko, titignan ko yan sa labasan ng treatment plant natin. Ano naman, para naman malinisan ito, not only that, pero at least naman sa sanitation ng tao dito. So, with that, as my message this morning, I'm very happy for the cooperation of the city of Pasay. And parang ito yung sentro ng ano eh, sentro ng ating operation sa yon, Pasay, Manila, Paranaque. Dito kayo sa gitna. We started the Baywalk as part of Pasay ba doon, Manila? As ang boundary yata nila is the cultural center eh. As that the cultural center. The cultural center, papunta doon sa embassy is Manila. From cultural center hanggang dito sa Paranaque, sa may Padre. Paranaque River? Or SM? Kalahating SM? All of SM? All of SM is Pasay. So that's the ano, mabigat-bigat pa tayo. Mayor, mula rito, pupunta pa tayo doon sa banda doon. Dito sa bagay, medyo little compliant na rin yung SM. And saka tignan ko naman yung Soler at sa Okada, okay naman, medyo compliant, within the level naman sila. So, pag naayos natin ito, Mayor, hopefully, we pray by December, malinis na natin hanggang doon. And that will be really, that will really be a very big objective. And I will be making a report. Hopefully, we can bring down to level lahat dito. I will already make a report to the shuffle report for the initial success of Manila Bay. So, hindi pa tapos. Mula rito sa US Embassy, papunta naman dito sa Tabutas.
another problem. But we are doing good naman with Paseco, with Parola, with Tuliahan River, Nabutas River, and napunta ako doon sa may Nabutas Fish Port. Pumunta ako doon, talagang we have a lot of work to be done doon. So we will not stop by just inspecting. We have to do something naman doon sa Nabutas Fish Port. Which it can be done, I know. So ito yung target natin towards the end of the year. Tapos natin ito, patapos natin ito. Kung hindi man matapos, meron pa naman na iwan na 6 months ko. Eh. Mayroon na iwan pa naman. And I know we will make a plan for the next generation to do this. To the next administration, to the next group who will undertake this mandamus of the Supreme Court. We can only say that a portion of this problem to be able to solve this year, to be solved this year, and one half of next year. I believe that a multi-sectoral and participatory approach would yield more palpable results towards minimizing pollution and protecting the water bodies that empty into Manila Bay. On behalf of DNR, I thank you all for supporting the Manila Bay Rehabilitation Program. Let us continue our battle for Manila Bay because it's not an impossible dream for the people of Metro Manila. Maraming salamat. Thank you very much.